Magrasa, magandang umaga, no? So, ito yung gawa natin nung makaraan. Ang Hilux na D4D makina. Ayun ang problema nito, mga grasa. Dumami yung langis niya. Ayun, no? So hindi na siya pure na langis, no? Nahaluan na siya na ang diesel. So bakit ba nagkaganon, mga grasa? Saan ba tayo nagkamali doon? So tanggapin natin talaga nagkamali tayo doon, ano? Meron tayong nalagpasang trabaho na hindi natin na-check. So mahalaga talaga yung pagdo-double check, mga grasa. So sana ang mangyari na lang dito, hindi umusok tong dipstick. Sana walang usok to. Kasi masasayang yung trabaho natin. Babakjabin natin to. Tapos gastos. Yun ang nakakaya pag ganyan. So hopefully sana, no, hindi umusok tong dipstick, para yun lang ang naging problema natin. Mayroon tayong hindi naigpitan na return sa number 4. Sa injector number 4. So yun ang cause ng pagdami ng langis ng makina. So mga 16 liters yata ito lahat. 16 liters na langis na may halong diesel. So nagpabili pa tayo ng langis, no? At mamaya malalaman natin kung uusok pa ba siya, kasi umuusok na ito ng puti. So yun lang, mga grasa. Mamaya panoorin niyo po. Ang daming langis na nakuha namin dito sa Hilux. Alin? Tanong muna natin si Kuya. Ang kabubukas lang namin, no? Yan ang mahigpit, to. Kasi kung maluwag yan, diyan talaga galing yan, di yung ay maluwag na kilo. Maluwag yung isa. Ayan, oo, yan ang cause niyan. Sana walang usok. Sige, diyan lang, higpitan lang. Lahat ng return dito ang punta. Return to eh. Oo, diyan ang punta niya. Sana wag madama yung ano. Grabe naman kasi, ikaw ang gumawa niyan, ah. Ito ang nagigtit. Ah guys, palpak guys. Palpak, mga grasa. Uwi na tayong ano nito. Magtanim na lang tayong kamote. Narawan. Oo. Check mabuti. Oh, pag masyado, papali. So, mayroong maluwag. 4. Wala. Sablay si Boy Grasa. Huwag mo nga na yun. Papilitin ba ang ba? Okay na yun. Ito nga. Bit naman, ah. Ay, naku. Ah, takip. Spill tayo lang, is. Saan, mga grasa. Bala ko bang i-upload ko pa ba? Eh, paano kaya upload ko? Hindi naman tayo perfecto. Si Kagrasa sumablay. Sumablay tayo, mga grasa. So, kasalanan ko to, mga grasa. Sumablay tayo dun sa gawa natin. Sana wag lang maapektuhan yung piston ring natin, ano? Kasi pino naman ang tunog niya. Ang inaano ko lang dito, baka umusok tong dipstick. Kasi wala nang viscosity yung langis, eh. So ang gagawin namin ngayon, magkakarga kami ng panibagong langis. Tapos pandarin, painitin, titingnan yung dipstick kung may usok. Ulit, dukot na naman. Backjab naman tayo, mga grasa, nito. So hindi natin kinakatakutan si backjab, mga grasa, ano. Oo, hinaharap namin yan. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Diba?
Itong lesson learned. Lagi dapat check bago magkabit. Ano. Oh, buti sana kung nasa labas lang to eh. Nasa loob ng makina eh. Yan, watch out mga grasa. Kamaya na lang. Yan mga grasa. Sablay tayo ngayon ah. So nakakalungkot no mga grasa. Sayang yung pyesa, yung langis. So sana walang usok tong dipstick. Pino naman ang andar niya. Sana wag lang magkausok. Yun na lang ano natin mga grasa. Pero kung binunot mo yan yung dipstick nung umaandar, may kita mo na yan. So ayan mga grasa, pinandar na namin. So salamat sa Diyos ano? At wala pong usok. Hindi ko tinamaan yung piston ring niya. Liner, connecting rod, yung back parts niya. Hindi ko may tama yung piston ring nito yan, usok to. Mainit niya yun siya, nasa operating system. Yan lang, bago namin pinandar, nagtipon natin pinandar ito exhaust runner niya. Kasi may langis, saka diesel, baka mag-wedge. Kaya inalis muna namin yung laman yun. So yan, wala nang pinandar pa namin yung exhaust runner. So yan, wala na rin yung check engine niya. Ayan, tingnan niyo yung temperature. Mga grasa, buti hindi tinamaan yung piston ring sa isang pagkakamali. So, mahalaga talaga yung pagdo-double check mga grasa. Malaking bagay yung lagi kayong nagdo-double check kapag gumagawa. Lalo pag mga nasa loob na ng makina, yung mga internal na. So, katulad nito, nasa loob kasi yung injector nito eh. Kaya, pag maluwag yung higpit nyo ron sa tornilyo, yun, talagang dadami ang langis katulad na nangyari dito. So thanks God no, mga grasa no? Kasi no, hindi siya tinamaan, wala siyang utok. So ganun talaga, hindi naman natin minsan talaga napi-perfect yung trabaho no? So buti na lang at hindi nagka-damage yung makina. So, yun lang po mga grasa. Salamat po sa panonood, mga grasa.